Makinig ka sa sasabihin ko. Gusto ko pakasalan mo si Tonyo. Gagawin mo ba ang piniling ko? Kahit kailan naman hindi ako sumuway sa gusto mo, di ba? Kung makakasal ka sa kanya, makakabayad tayo ng utak. Makakasiguro ko, maiiwan ko tayo na maayos. Sali, anak. Ipangako mo. Sali. Tay. Tay. Antonio, limantin ko ito. Yun ang walong tindig, nandun sa loob. Yung limang tindig, nandun ho sa kabila. Mahina pa rin yan. O konti pa lang yan. Yung limang tindig, kay Lopez natin ibibigay. Yung daro naman, para kinabiring. Tanda mo yan, ha? Baka makalimutan ko. Oo, tatandaan ko. O sige, pupunta ko muna si Sally. Siya nga pala, may sekreto kong lalaman. Ano ho yun? Yung palampulan ng itlog ng iti. Bagaling palang pampatubo ng buhok yan. Talaga ho? Kurasan mo parati yan, ha? Ha? Talaga ho? At saka palang sisoy ng balot, huwag kang magkakakain. Yan palang pampalagas. Kasi naman yata yung asawa, masyado malupit eh. Oo nga ho eh. Yan, naubos ang buhok mo, saka sasabunit sa'yo. Napupuna ko nga ho. Ah, honey! Oh. Kamusta ang pulot mo ngayon? 50% lang eh. 5 tindig. Ha? Bakit parang urong mga itik ngayon? Ewan ko nga ba? Papatras yung negosyo natin ah. Dumaan ka sa doktor mo ha? Sigurado yun. Kaya lang, yung pupunta ko sa doktor, pare-pare yung sinasabi, parang kinukwartahan lang ako nun eh. Ikaw talaga, kahit papano, alam mo na ngayon kung paano gamutin yung diabetes mo. Bakit naman ganyan? Parang 10 takot lamang ng palad yung nakuha mong suso sa lawa. Wala akong makahig eh. Purong ang tubig sa lawa kaya walang suso. Paano ka makakakuha ng suso? Tinan mo nga yung suot mo. Parang hindi ka galing sa lawa, parang galing ka sa disco. Yang nga malaking toro, galit sa kulay na ganyan eh. Yang suso, kahit maliit, galit din niya sa kulay pula. Pambihira naman kayo, tay. Lagi na lang niyo akong binabato. Wala na kayong nakitang tama sa mga ginawa ko. Antonio! Ah! Ang tanong niyo itong nadi-deliver! Oh, alisin tayo! Oho! Bumalik ka pa sa lawa! Magpalit ka ng damit! Oh, honey, ikaw naman, huwag ka masyado magpapagod.
Sally! Gusto mo? Gin pomelo. Masarap tong timpla ko. Eric, alam mong hindi ako umiinom. Ba't parang iniiwasan mo ko? Eric, asawa ko ang tatay mo. Kaya nga eh. Kapamilya kita. Diba, ang magkapamilya. Diba, close? Eric, ano ba? Balik nga. Eric, ano Honey? Ba? Honey! 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 Oh, ba't parang natuka ng ahas? Wala. Ikaw naman kasi, siguro pag hindi mo ako kasama, panay ang kain mo na matatamis. Ang hirap mo naman kasing pagsabihan eh. Magpahinga ka na. Sige na. Yung pera. Magpahinga ka na. Ako nang bahala. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sabi ko sa'yo, huwag kang magpapalipas ng gutom. Hoy, Sally! Sally! Hoy! Clara! Kumusta? Mwah! Hindi kita nakilala. Grabe, ang taas-taas ng sandals na suot mo eh. Gaga, ito uso sa Japan. Tsaka ito yung sinusot ng mga Japonesa. Alam mo, ang dami kong pasalubong para sa'yo. Nakakaya naman. Nung unang punta mo sa Japan, ang dami-dami mo rin pasalubong. Tapos ngayon may pasalubong pa rin. Sus, ikaw talaga. Eh kulang pa nga ang mga ito eh. At saka huwag maintindihin yun. Ano ka ba? Ikaw pa? Alam mo namang ikaw na lang itinuturing kong kapamilya. At saka hindi dahil sa'yo, hindi ako makakabayad ng placement fee papuntang Kyoto, o Honshu, o Hokkaido. Sus, eh ikaw lang naman ang kaibigan ko eh. Kaya nga, di ba ang swerte, pinamamahagi lalo-lalo na sa mga kaibigan. Ito mo nga itsura mo. Diyos ko, alam mo, aayusan kita tsaka itong pasalubong ko sa'yo. Tara, bilis talaga? Natin. Bilis. O, tara, tara, sa bahay. Tara, bilis. Oh, yan. O, diba, ang ganda-ganda mo? Diba? Oh. Halika, dali. Ano yun naman, Clara? Ito yung madala kong damit para sa'yo, galing Japan, na sinusot doon ng mga Japonesa. At kinababaliwan ng mga lalaki doon, dai. Naku, pag nakita mo yun, bagay na bagay talaga sa'yo. Ay, naku, Clara, ayan na naman tayo, eh. Teka, sandali. Nandito lang yun, eh. Ah! Eto! Tcharan! Ano to? Eh, di panting lusot. Ba't may butas? Eh, di para dire-diretso ang daloy ng hangin at ng... Makatikim ka naman ng taksang-taksang suksukneng! Suksukne? Sige, sa'yo na yan. Sigurado ako mag-iinit ang katawan ni Tonyo. Ikaw talaga? Eric, kulang tong kinahig mo eh. Wala na tayong ihahalo sa feeds. Wala nang makuha ang suso eh. Grabe na ang pag-urong ng tubig sa lawa. Di gaya nung dati. Konti man ang tubig, marami pa rin nakukuha ang suso. Eric, sa akin ayos lang naman yan eh. Pero sa tatay mo... Eh, anong gagawin ko? Eh, wala nang makuha eh. Yan ang hirap sa kanya eh. Mando siya ng mando, hindi naman siya nangangayag ng suso. Oh, reklamo na kang reklamo ko na naman. Ha? Wala ho. Eh, lahat naman tayong tatlo nagtatrabaho dito ah. Kaya nga, tay, pwede naman kayo kumuha ng trabahador eh. Hindi naman dapat ako nagtatrabaho dito eh. May sakit ako eh. Alam ko dapat nag-aaral ka. Pero nag-aaral ka naman, pare naman ang bulakol mo. Ngayon hindi ka na nag-aaral, anong gusto magawin dito? Magpalaki na lang. Eh kung magbababad ako dyan sa ilog para kumuha ng suso, lalaki talaga itong... Hoy! Tonyo, tama na. Hingaan mo na lang siya. Ewan ko ba, pare, bakit masama talaga loob sa akin ng airpad ko? Kung ako ikaw, nag-aral na lang ako sa Maynila. Tutal, ayaw mo na rin lang dito sa Itigan eh, di ba? Pinipilit niya akong mag-aral, pare. Ang gusto niyang kurso, animal husbandry. Ayoko maging asawa ng mga hayop. Ang gusto ko, mascom. Yes. Pangarap ko kasi may artista.
ako ang iyong magiging daan. Gato-gato. Talaga? Oo. Oh, kung si Vilma ang star of all season, ikaw ang gagawin kong star of the universe. Gusto ko bide. Oo. Oh, kadikit ko mga director, producer, lahat ng TV station, magazine, at lahat-lahat na. Kaya lang dito, dapat bukas ang iyong palad. Pamatsi. Anong pamatsi? Pamatsi eh. Akala ko mayaman ka na. Ikaw naman. May bago ba rin sa Barangay Bayugo? Wala. O, edi. Ang gagawin natin? Ayan. Pwede na yan. Parya! Kalimutan na natin ang usapan natin pag-artista. Inom lang tayo. Ikaw naman. Di ka mabiro. O, yan. Ayan! Ha? Bukas, may pelikula ka na kagad. Ang baho-baho naman dito eh. Teka. Akala ko ba sa motel mo ako dadalhin? Huwag ka na maghanap ng motel, huwag ka na maghanap ng jacuzzi. Wala ka na sa Japan. Nandito ka sa itikan namin. Eh, ang baho-baho dito eh. Huwag ka na. May promise ako sa'yo. Kapag sumikat ako bilang sikat na artista, isasama kita sa publicity ko. Talaga? Oo! Oh! Oh, Eric, kaya gustong-gusto ko ito eh. Papatukwag ng itik. Tapos na. May problema ba? Wala. Nainitan lang siguro ako. Eh, di maligo ka. Mabuti pa nga. Sabunin mo naman ako. Sige. Eric! Baka naman pwede mong tigilan yung pagigitara mo at hindi makatulog yung tita sa halibo doon sa loob. Maingay eh. Matulog ka na. Tay, napag-isip-isip ko na nasa tamang edad na ako. Hindi naman habang panahon, nakasuko ba ako sa inyo? Nakaasa. Mabuti naman ang naisip mo dahil sa wala namang ibang magtutulong-tulong dito kundi tayong tatlo ng tita sali mo. Tay, nasusuka na ako. Sa amoy ng ipot, sa ingay ng mga itik. Hirap na ako sa kakakahig ng suso. Ano ang ibig mo sabihin? Bigay mo na sa akin, mana ko. Yung perang para sa akin, ha? Alis na ako dito. Hanapin ko na lang yung kapalaran ko sa ibang lugar. Kapalaran?
Ano, yung pag-artista mo? Naintindihan ba sinasabi mo? Kinukuha mo na ang mano mo sa akin habang ako'y buhay na buhay pa. Kesa naman sa iba mapunta. Binibigyan na magdala ng pera. Pero winerudas mo. Sa sugal. Sa ala! Bakit mo ba pinipilit ang buhay na hindi ko gusto? Bakit mo ba ginagawang miserable ang buhay ko? Bakit ayaw mong aminin na pinahihirapan mo ako dahil hindi kayo nakaganti sa nanay ko? Eric, ulitin mo ang sinabi mo? Ang sabi ko, pinahihirapan mo ako dahil hindi kayo nakaganti sa nanay ko! Tonyo! Talagang suwel na, anak ha! Tama na! Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng kanyang! Tonyo, tama na! Eric, pumalis ka na! Ang problema namin ng ina mo ay problema naming dalawa! Tonyo, tama na! Eric! Eric, pag-usap tayo. Eric! Hiyaan mo na siya. Diyan ka lang. Nee! Leo! Eric! Eric! Pati pala mga koleksyon natin kinuha rin. Pati yung mga alahas na niregalo mo sa akin. Nawawala rin. Sarili kong anak. Bakit ako ginaganito? Ano ba ang pagkukulong ko sa kanya? Sige na humato niyo, payagan na ako. Eh bakit naman biglang-bigla, Turing? May delivery pa naman ngayon. Ang hirap pa naman makaharap ng kapalit mo. Eh mga anak na awing asawa ko sa Pampanga eh. Oh, akala ko tigapatay niya sa amo. Yun naman bunso. Yun ba ang sumasabulot siya? Hindi ho, yung isa. Sige na, malis ka na. Paano ho yung... Sobra-sobra ng bali mo sa akin, ha? Manganganak nga yung asawa ko, eh. Sa bunso. Oh. Babalik ko possession niyo, sigurado yan. Sige na. Sige ho. Eh, ba't mo naman kasi pinayagan? Eh, ano magagawa ko? Eh, di maghanap lang ng bagong tauhan. Ako na lang mag-deliver. Kaya ko naman yun. Sige. Sige, Kosa. Sige, Kosa. Sige. Ingat ka, ha? Sige, Kosa. Kosa, dalawin mo kami, Kosa. Ha? Sige, Kosa, ha? Pamilya, may pera ka ba?
Ay po ba yung halahala? Halahala? Malayo pa. Alam mo, nasa Teresa pa lang tayo. Sunod, Danay. Tapos halahala na. Malayo pa pala. Eh, yung Bayugo, yung maraming itikan, Bayugo? Hindi ko alam. Para! Bay, bay. Bay. Teka, salamat ah. Salamat din, bay. Bayad na kayo? Bayad na. Brad, bayad mo. Ha? Mabayad. Boss, dinukutan ako eh. Anong natukutan? Lumang style na yan, magbayad ka. Dili, kanina mo nandito pera ko. Eh di bumaba ka. Marge, dito mo nga to. Bababa to, walang pambayad. Asan yung nagdala sa akin dito? Nagdala? Oo, yung nagdrive ng sasakyan natin. Ah, yun po ba? Ah. Umalis na. Tinignan lang kayo kung okay na kayo. Tapos, umalis din. Eto nga eh, sa inyo daw to. Iniwan niya. Hindi mo lang ba sinabi kung anong pangalan niya? Hindi. Dapat kayo, huwag niyong kalilimutan na magdala ng insulin. Dapat lagi kayong may dala niyan. Tandaan niyo. Kalimutan ko eh. Baka po alam niyo kung saan siya pwede makita. Pag baka sakali ka kay Tonyo Bilyarin, yung may-ari ng itikan. Manang, saan ba yun? Baybayin mo itong barangay Bayugo. Pag may nakita kang malaking bahay sa tabi ng talampas, yun na yun. Sige, salamat o. Maayong gabi po. Maayong gabi po. Tao po. Ayo. Maayong gabi eh. Mi, kakain na tayo. Huwag niya lang muna. Hindi pa yata kaya. Kakain na eh. Ikaw na lang, hindi ko pa kaya.
Tonyo! May magnanakaw! Anong ninako mo? Sir, ma'am, di man ako kawatan. Gigutom lang ako kaayo. Ito naglita sa inyong hina. Siya nga nagdala sa ospital kang hinang hani. Pero magninakaw siya. Oo, pero siya nagdikta sa akin. Kung di niya ako dinala sa ospital, baka kung ano nangyari sa akin. Tonyo, hindi natin siya kilala. Alam mo, marami ako napapanood na ganyang pelikula eh. May dumarating na estranghero. Pero kriminal pala. Sa pelikula lang yon, sa totoong buhay naman ito na eh. Eh, basta maghanap na lang tayo ng mga taga rito. Alalahanin mo, kung si Eric ng anak mo pinagnakawan ka, eh yan pa kayang hindi natin kilala? Si Eric, ibang istorya naman yon. Yun, nagnako sa akin ng pera para gamitin sa paghahanap ng kaligayahan na sa palagay ko hindi naman makikita. Ito naman nagnakaw dahil gutom lang eh. Tsaka kung talagang gusto mong pagnakaw niyan, dapat ginawa niya na yung pera sa bag ko kang ina. Tamo, hindi mo lang nabawasan. Basta, bahala ka na nga. Basta pinaalalahanan na kita, ha? Pag naghudas yan. Hindi maghudas yan dahil kahit mga hudas naman nagsisisi rin eh. Hindi ba may story sa Biblia? May dalawang magnanakaw. Yung isa, namatay na magnanakaw. Yung isa naman, bago namatay, nagsisi. Tonyo. Malaking utang na loob ko dyan eh. Hayaan mo naman makaganti ako. Ha? Huh? Oh, sige, Dennis. Kumain ka lang ng kumain, ha? Bakit mo ba hinahanap si Presi? Naghahanap po kasi ako ng trabaho. Naghahanap ka ba ng trabaho? Opo. Marunong ka ba naman mag-drive? Marunong po. Kaya lang, wala man akong lisensya. Ako na ang bahala. Ayusin ko na yun. Ay, di, may trabaho ko na ngayon. Sa akin. Ho? Oo. Oh. Talaga ho? Oo. Dennis? Dennis? Maaga kong gumising bukas, ha? Ituturo sa'yo ni Tonyo ang mga gagawin mo. May poso dyan sa likuran. Pwede ka maligo doon. May mga sabon na ron at shampoo. Pag naubos, magsabi ka lang. Ma'am, salamat ho. Itiwan mo ako! Itiwan mo ako! Itiwan mo ako! Ano ba? Yan ba ang tinuro niyo sa kanila? Ang lalaki ng katawan ninyo? Ang lambot ng kilos ninyo? Nasasampal ba kayo? Anong klase ba kayong mga lalaki? Sorry po, Derek. Miss, pasensya ka na sa dalawang... Sa susunod, gagawin ang katambida. Thank you, Derek. O sige, magparitas ka muna doon, ha? I love you, too. Miss, si Jomel ba yun? Oo, bakit? Kaibigan ko kasi yun, eh. Close kami nun, eh. Jomel! Coffee? Eric! Hindi ka malilang tumawag sa cellphone ko nang nasundo kita sa kotse ko.
saan-saan nga kita hinahanap eh. Dito lang pala kita magilap. Ay, parang napanood na kita eh. Saan ka na nga ba pelikula lumabas? Oo nga, kaso lang hindi pa ako masyadong sikat. Narinig mo ba yung sinabi ni Direk? Pasisikatin niya raw ako. Bibigyan niya ako ng pelikula. Bida ha? Ay, siya nga pala si Leia, artista ko. Hi. Siya nga pala si Apple, kaibigan ko. Artista ko rin! Parang Jumel, kailan mo ba ako papakilala kay Direk? Sabi mo, pasisikatin mo ko. Sabi mo, close kayo. Close na close. Halos hindi na kami naghihiwalay eh. Ba't may hawakan takore? Ikaw naman, close cutting ngayon. Sideline, saka inaalala ko yung mga bata ko. Naku, Jumel ha, ayan ka na naman, nangangako ka na naman. Tumahimik ka nga dyan. Artista daw. Ikaw ang tumahimik. Sa susunod, hindi na kape bibigay ko sa inyo, kundi lason. Ayun ka na nga. Oh, Leia, angot mo ah. Papakain ka ng mga itik. Umaga, tanghali, at pink at tres ng hapon. Paghahaluin mo yung mga page, tsaka yung mga suso. Yung page para dumami yung mga itlog. Yan ang mga suso, kapatigas. O, ng itlog. Yung mga malilinis na itlog, yan ang ginagawang balot. At yun namang hindi mga malilinis, yan ang ginagawang itlog na maalat at century egg. Dennis! Dennis! Tandaan mo ito. Masaya lang ang itlog. Sensitibo. Kapag nabasag, hindi mo na mabubumuli. Ganyan din na pagtitiwala ng isang tao. Kapag sinira mo, magkakalaman, mababasag, masasayang sa habang panahon. Nauluan mo ko, Dennis. Naintindihan ko po. Oh, ba't hanggang ngayon hindi pa rin sinusuot yung mga damit na binigay ko sa'yo? Para kasing hindi bagay eh. Isusuot ko yan tapos ano, magpapala lang ako ng mga ipot ng itik. At least, maganda ka habang nagpapala ka ng ipot ng itik, no? Alam mo, bilib din ako dyan sa asawa mo. Biruin mo, nag-ampon ng magnanakaw. Kung ako lang, ayoko eh. Mapilit kasi si Tonyo. Masyadong mabilis magtiwala sa tao. Palibhasa, iniwanan ng anak. Kaya, yan, nag-ampon. Sa bagay, guwapo naman yung bago niyong trabahador. Magganda ang dibdib. At dai! Hindi pa humpakang wet po! Ikaw talaga, basta lalaki, wala kang pili. Okay, ano yung mga damit din? Ito, mga bigay sa akin to ni Clara. Eh, bakit hindi mo sinusot? Naluluma lang dito sa aparador mo. Para kasing hindi bagay eh. Masyadong maiikse. Mukha akong Japayuki. Baka magalit ka lang. Ay, di lalo akong matutuwa kapag sinuot mo at lalo akong magiging maganda at sexy. Lalo akong naiingitan ng mga kalalakihan dito sa ating barangay. Oh, yan. Yan, suot mo yan. Ang ganda-ganda, bagay na bagay sa'yo. Talaga? Talaga maganda itong misis ko, ah. Ano naman to? Panty. Bago ba ito? Yan daw ang uso ngayon dun sa Japan. Pinagkakaguluan daw yan ng mga Hapones. Bakit hindi pa naisusuot eh? Butas na agad ang harapan ito. Parang araw presko. Suot mo han. Ayoko nga, baka magalit ka pa, no? Hindi ako magagalit. Pero sinisiguro ko sa iyo, kapag sinuot mo ito, itong alaga ko magagalit. Hay naku, Tonyo, ang yabang-yabang mo talaga. Eh, hanggang bibig ka lang naman. Hanggang bibig ka lang. Hanggang dila ka lang. Pambihira naman, paring Jumel, oh. Ang usapan natin, 3,000 kada araw. Eh, 2 araw na ako nagtatrabaho, 350 lang to. Konting tiis lang. Yung iba nga dyan pumapayag, walang bayad, sumikat lang, eh. Pambihira naman, buhay ka lang. Ko. Leave it to me. Oh, hi, Eric. Gusto mo ng balot? Hindi. Okay lang, ayoko. Ah, ganun ba? O, sige, bayaran mo na lang yan. Pengi pa. Ang kapal! Sobra!
Pwede ba? Huwag mong sirain ang discount. Hindi, okay lang. Magkano ba? 48 po. Ayan o, keep the change. O ayan, kumain ka ng balot. Masarap yan. Sorry, Leia. Hindi talaga ako kumakain ng balot eh, nasusuka ako. Masarap yan. Alam mo, ano ka ba? Hindi ka tunay na Pilipino pag hindi ka kumakain ng balot. Oo nga naman. Masarap to. Ay! Kayong dalawa ha? Baka hindi nyo kilala kung sino ang tatay niyan. Isa sa may pinakamalaking itikan doon sa bayan namin, sa Halahala. Totoo? Oo! Hindi mo ba alam na ang kinikita ng tatay niyan ay hindi mabilang-bilang. Baka yung mga yan galing pa sa kanila eh. Mayaman pala kayo, Eric. Matagal ka hindi nagkikita ng ate mo, ano? Hindi na po. Lumayas po kasi ako sa kanya eh. Siya na lang po yung natitira kong partido. Ulila na po kami. Nabarkada po kasi ako eh. Siguro nakulitan na sa akin, kakasaway sa akin. Kaya itong huli pinabayaan na ako. Kung sa bagay, mukhang mabait ka naman eh. Ang nangyari lang, matapos mo tulungan eh, bigla ka na lang nawala. Hindi ka na lang pakita saan, kaya hindi mo lang nakapagbigay sa'yo ng pasasalamat. Mang Tonyo, way kaso ho yun. Hindi naman porket gumawa ka ng isang tulong eh, kailangan pa maghintay ng pasalamat. Nagpapasalamat rin po pala ako sa tuwala niyo sa akin. Kahit alam niyo na nakulog na ako. Huwag mo intindihin niyo, Dennis. Para sa akin, lahat ng tao ay dapat bigyan ng tsansa. At saka, hindi ba ikaw na rin may sabi? Way kaso! Headset mo! Dito! O, ayan. Napakaliwanag nito, Alimbering, ha? Napakaliwanag ng kwenta ko. Ang utang mo sa akin, 10,731 pesos. Naku, Tony, magkwentahan tayo uli. Kasi ang alam ko, 8,300 na lang kasama yung huli kong ibinayad kay Eric. Di ba binigay sa'yo? Wala nga nakarating eh. Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang magbibigay ng pera doon. Eh, pag binibayaan ko mangyari, di mangyayari na naman yun. Paano na naman ito yung negosyo ko? Pambihira ka naman, Tony. Eh. Alam mo namang, anak mo naman si Eric hindi eh. Hindi po pwede yun. Basta ito lahat ang kwenta. Sobra ka naman. Ay, anong problema, darling? Eh, wala. Huwag kang makialam dito. Nagkukwentahan lang naman kami ni Tony eh. Kabula! Anong inaano mo asawa ko? Wala pare, nagliluwanagan lang kami rito sa kwenta. Oo. Bakit? Anong tingin mo sa asawa ko? Mandaraya? Dinadaya ka ba niya? Eh, wala naman akong sinasabing ganun eh. Aba, huwag mo akong pagtataasan ng boses, Tonyo. Kilala mo kung sino ako dito. Ako ang hari dito. Teritoryo ko to. Okay, Tonyo. Pag sinabi kong hindi ka babayaran, hindi ka babayaran. Hindi ba, darling? Nagliliwanagan lang. Para maluwanag ang kwenta namin dalawa, di bere? Eh, ba't ka sumisigaw? Eh, ikaw sumisigaw eh! Eh, sumisigaw ka eh! Tony! Tony! Huwag! Tony, awasin mo! Okay, sayulos na nga sa akin! Ay! Dun! O ano? Ang yabang-yabang mo! Wala ka din naman dapat ipagilala, tapos na yun. Wala naman nangyari sa akin. Ito pala si Dennis, magaling susuntukan. Mabanatan ko na sana na, unahanan ko na ito si Dennis. Asus! Sabi nga ni Fernando po, ang katapangan hindi nakikita sa pakikipagbasag ulo. Mas matatapang pa yung mga taong nagtitimpi. Sorry po, nabigla lang po ako. Wala ka naman dapat ipagsorry dahil tama lang naman ang ginawa mo. Napupuno ko, honey, itong kasawa ni Bering talagang kinakainitan na itong matagal ni. Siguro nagsiselos. Nalinsag naman yung buto mo. Alam mo namang mahihina ng tuhod mo. Mapitik ka lang konti, tumba ka na. Sinira mo na naman ako. May kaya ka pala. Bakit ka ba nagtsatsaga dito? Hindi ka naman sisikat. Okay lang. Hili ko lang talaga kahit nung bata pa ako eh. Sa bagay. Kung ako ang merong tatay na mayaman na katulad mo, uwi na lang ako. Magbubuhay Reyna na lang ako. Siguro masarap magpunta sa inyo. Masarap sa amin.
Kaso lang kasi. Hindi na ako babalik doon. Bakit naman? Halika. Halika, huwag kang mahihiya. Ito ang aking bahay. Okay. Baka nahulog. Eksam ba siya? Nag-iisa lang ho siya. Agra. Oh no. Baka hindi nyo kaya. Sako mo. Bakit limandaan lang to? Usapan natin 3,000 kada araw ah. Ano ba nare-reklamo mo? Hindi ka pa naman sikat ah. Isa pa. Likod at pwit lang ang nakita sa'yo dahil double ka lang ng bida. Parang Jumel, ano ba to? Huwag ka na magreklamo. Hindi ka pa naman sikat. Ang hirap sa'yo, kabago-bago mo palang PM ka agad sinasagupa mo. Buti nga, hindi pa kita hinihinga ng komisyon eh. Pambihira naman, parang Jumel eh. Tagal-tagal ko na nag-aartista dito. Wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Sabi mo, pasisikatin mo ko. Sabi mo, dadali mo ako sa Tugatog. O saan ba tayo nagsishooting? Dito sa Malabon. Saan sa Malabon? Tugatog! Ano pa nire-reklamo mo? Eh, dinadala na kita dito sa Tugatog! Isa ka pa eh! Tumayo kami! Mama! Awatin niya! Bitiwan niya siya! Bitiwan niya siya! Nanggugulo, Dreke! Ha? Nanggugulo! Hoy! Ginugulo mo ang pelikula ko! Umalis ka na! Tandaan mo! Hindi ka na mapapasama sa pelikula ko kahit kailan! Jumel na yan eh. Sabi, dadali na ako sa Tugatog. Tugatog, Malabon pala. Pare-pareho lang kayo eh. Hoy! Mahimik ka dyan! Gusto mo ba talagang gumante, ha? Oh, mamaril ka! Patayin mo sila! Pati yung kabilang pinta, patayin mo! Hindi yung dakdakan ng dakdak! Alalahanin mo, Eric. Pumayag akong tumira ka dito dahil alam kong hindi mo ako mababayaan. Kung sa bagay, hindi naman tayo magkasawa eh. Live-in lang. Kaya kahit anong oras, makakaalis ka na. Leo, huwag mo akong iwan. Dito lang ako. Alam mo, ikaw lang nakakaintindi sa akin eh. Tatay ko, hindi niya ako naiintindihan kung bakit gusto ko mag-artista. Samantala ikaw, sinusuportahan mo ako sa lahat ng bagay. Konsentidora ako eh. Dahil mahal kita. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Salamat. Pero Eric ha, huwag mo akong pababayaan. Dahil nangangailangan din ako ng pera. Gagawa ako ng paraan. Habang walang break sa pelikula. Kahit ano papasukin ko, waiter. Please naman oh. Intindihin mo naman ako. Sige na. Sige na. Alam mo, Dennis, ngayon lang namin uli ginawa ito. Ang mag-picnic. Diba, ni? Ha?
Ano sabi mo? Ang sabi ko, ngayon lang natin ginawa uli ito, hindi ba? Paano naman nung nakarang taon, halos malugi negosyo natin ang hinahina. Pero mula nang dumating to si Dennis, kita mo, tayong tatlo lamang nagtatrabaho, lumakas ang negosyo, lumakas ang benta ng itok at mga balot. Sipag lang ho. Kayo rin naman po ang nagturo sa akin kung paano mapaparami ang ani ng mga itlog. Hindi, Dennis, ang sabihin mo, talagang swerte ka sa amin. Hindi mo ba napupuna? Iniligtas mo ko nung aking maaksidente. Namuntik ng malunod si Sally, iniligtas mo rin. Kaya naman dapat lamang na ipagdiwang natin ang birthday mo ngayon. Birthday mo? Oho. Hindi ko man lang alam. Hindi naman kasi sinabi sa akin ni Tonyo eh. Eh di sana nakapaghanda man lang kami kahit regalo para sa'yo. Huwag ka na nga maglala eh. Ito nga, pinaghahandaan na natin itong birthday eh. O, ito yung shoot mo. Tingnan mo kung kasya sa'yo. Mauwaw man? Ha? Mauwaw man ko? Tumirla naman yung pagkabisaya mo eh. Isukat mo para malaman natin kung kasya sa'yo. Nahihiya ho ako eh. Sige na. Para maging kumpleto ng birthday mo ngayon, eto, walang yung gabi, sa kwarto ko na ni Eric patutulog para maging komportable ka. Salamat ho. Oh, bago kumain, picture taking muna tayo. Souvenir. Oh, sige. Oh, ready. Doon kayong dalawa. Sige, oh. Oh, ready na kayong dalawa dyan, ha? Oh, sandali lang to, ha? 7 seconds. Oh, ready. Oh, sakit na ako, sakit na ako. Happy birthday, Dennis. Oh, kiti. 1, 2, 3. Ngayon, may bisita tayo eh. Matitilig ka. Tonyo! Tigilan mo na yun. Nihiya na ako. Kukuha lang sana ako ng tubig para kay Tonyo. Palagi kasi nauuhaw yun eh. Salamat. Dennis! Dennis! Tama na yan! Magkakasit ka! Basang-basa ka na ng ulan! Wala ho to! Sige, tulong kayo! Hindi ako magkakasakit! Kaya-kaya ko ho to! Dalihan mo yan, ha!
Si Joe Mantonio, mauna na kayo. Ako nung bahala dito. Baka humabasa yung mga itik. Kaya na. Milgrit ka. Masakit ba mga kasukusuan mo? Medyo. May tangkaso ka. Sinabi ko naman sa'yo eh. Huwag ka na magpapaulan. Ang importante po, nagawa ko po yung bubong. Nagawa naman ang bubong eh, may sakit ka naman. O Sally, banyusin mo nga ito ng alkohol at baka lalo tumaas ang lagnat. Ito na nga eh. Paano, alis na ako at magdi-deliver pa kami ng tusitoring. Oo naman, huwag ka na magtrabaho at baka lalong tumaas ang lagnat mo, ako rin mahirapan. Alam mo naman, ikaw lang inaasahan ko eh. Sally! Alis na ako. Oh, teka. Akala ko ba kasama ako? Di ba manunod pa tayo ng sine? Oo nga sana, pero sino may iwan dito? Ito nga si Dennis, may sakit oh. Sino mag-aalaga naman sa kanya? Kung hindi naman ako luluwas para maningil, maiipon ang mga pautang natin doon. Lalo tayong mahirap ang maringil sa ating mga pautang. At saka siya nga pala, baka bukas na akong muwi. Ha? Bakit? Eh, may kakausapin akong purchasing manager restaurant doon eh. Sa may timog eh. Siyempre, kailangan makipag-PR ako para maging exclusive supplier tayo ng mga itunog. Yan naman panonood ng scene eh. Kalimutan mo na't ibibili na lang kita ng BCD at yung mga pelikulang gusto mo panoorin, nasa bangketa na. Hayop yung mga piratang yan. Matitinik. Kaya mga miyembro ng BRB, puro mga wala silbi yan eh. O, bahala ka na sali. O, ready, salis na ako. Hey! Love you. Ikaw talaga. Uy, Sally! Ha? Bakit ba? Anong nangyari sa'yo? Ha? Wala. Inumin mo kaagad yung gamot na ibinigay ko sa'yo, ha? Madali daw makapagpagaling yun, eh. Uminom ka ng gamot. Mamaya wala na yan. Natapon eh, sayang. Mahiya ka nga, tinan mo yung ginagawa mo. Tigilan mo nga yan. Sugapa ka na. Sugapa! Sugapa daw, sugapa! Eric, ano ba? Tama na! Tutal. Talo na naman ako eh. Talo ko. Eric, hindi katalunan.
May uwian ka pa eh. Nag-iisa kang anak. Sino pa ba bang magmamana ng ari-arian ng tatay mo kundi ikaw lang? Di na ako pwedeng umuwi. Ninakawang ko ang tatay ko. Yung mga perang ginastos ko at yung mga perang ginastos mo, ninakaw ko yun sa tatay ko. Ngayon, sabihin mo sa akin kung paano ako uuwi. Eric, anak ka niya. Kayang itakwil lang anak ang magulang. Pero ang magulang hindi kayang itakwil ang anak. Hindi niya ako mahal. Ang mahal lang niya. Pangalawa niyang asawa. Kaya nga eh. Kung malayo ka, lalo pang walang mapapala. Tsak na mapupunta sa madrasta mo ang lahat ng ari-arian ng tatay mo. Ang gagawin ko? Uuwi tayo. Kukunin natin ang para sa'yo. Sally? Magaling ka na pala. Oo. Lagnat laki lang naman to eh. Salamat nga pala sa mga gamot na binigay mo. Ba't nandito ka? Dennis. Hindi ko na alam kung ano itong nararamdaman ko. Matagal ko na itong tinago. Dito. Pero ngayon, hindi ko na kayang itago pa. Pero paano si... Mahal kita. Ay! Honey! Balon! Balon! Ang napakaganda ng umaga mo ngayon. Ha? Balon! Ay, Dennis! Penoy! Kapag umalis ako, may lagnat ka. Ba't kaya nagtatrabaho ka na? Oo. Oh, magaling na po ako. Maayos na po ako. Oh, huwag ka masyadong papagod, oh, ha? Saan kayo natulog kagabi? Sa motel. Sinong kasama nyo? Kami lang akong dalawa. Wala kayong kasamang chicks? Wala ho. Eh, di kung wala kayong kasamang chicks, eh, sinong babae sa inyo? Hindi ako, ha? Ay, siya. Ay, naku. Ewan ko sa inyo. Ako na magdadala nito. Ay, thank you. Kumain na ba kayo? Hindi pa. Hindi pa? Alam naman ako, diyo kumakain. Kaya na tayo? Hindi ka kasalo. Balot, Penoy, itlog, balot. Bili na kayo ng itlog na... Balot, Penoy, itlog. Bili na kayo ng itlog. Itlog, pampakapal ng buhok! Balot, Penoy, pampakapal ng buhok ang itlog! Honey, naihanda mo na ba yung pera pambili ng sasakyan? May sasakyan na tayo, di ba? Oo, pero yun ang ginagabit natin pang rasyon sa Arangke, Brumintrit, at Cubao.
At saka hindi nga ba kasasara ko lang ng dildo sa restaurant chef para suplata ng itlog? Kailangan pa natin ng isang sasakyan. Eh, magkano ba yon? 250 mil. O sige, may konting ipon pa naman tayo dyan eh. Dennis? Ganado ka naman. Ho, ang pagsupsup ng suso. Ah, oho. Ah. Akala ko nung una, si Sally lamang magiging bena sa buhay ko. Pero mula nang dumating ka dito sa bahay, sarap. Magiging maswerte ka rin pala sa akin. Kaya naliligayan ako dahil sa wakas, parang natagpuan ko ng dalawang taong magmamahal sa akin habang buhay. Sandali! Wala! Baka dumating si Mantoya! Bumili ng feeds! Sumandalihin na natin ang pagkakataon! Yung sinabi ko sa'yo, ha? Yakapin mo yung tatay mo. Humingi ka kagad ng tawad. Kung makakaiyak ka, umiyak ka. Kung makakaluha ka, lumuha ka. Oo. Tay! Sino? Si Eric. Ha? Si Eric! Tay! Ang laki-laki pala ng bahay niyo. Ang ganda. Todo arte. Tay! Todo arte. Tay! Sino ka? Ha? Ay, bye. Hi! Anong ginagawa mo dito? Nandito ka na pala. Si Dennis, bagong katiwala ng tatay mo. Ah, ganun ba? Ah, Tita Sally, si Leia, asawa ko. Hello po. Ay, ni! Si Eric. Tay? Ako po pala si Leia, Tay. Asawa po ni Eric. Naikwento niyo po kasi sa akin yung nagawa niyang kasalanan sa inyo. Sa katunayan nga po, ayaw niyang umuwi dito eh. Nahihiya daw po siya sa inyo. Pero ang sabi ko, kailangan mabuo ang pamilya niyo. Kailangan magkasundo kayong mag-ama. Eric, dali. Humingi ka na ng tawad sa tatay mo. Sige na. Sige na! Tay, sorry sa mga kasalanang nagawa ko. Dennis, ilipat mo nga muna yung mga damit mo sa kamalig. Oo. Pasensya ka na, Dennis, ha? Ayos lang yun, Antonio. Sanay naman ako dun, eh. Hindi naman magtatagal yun, eh. Dalawa lamang ang dela kung bakit tayo rito naman yan. Una, wala na naman pera. Pangalawa, may problema sa pinanggalingan. Ang problema, nagdala para problema, yung babae. Di naman ho siguro, Mang Tonyo. Marahil ay napag-isipan na niya yung mga kasalanan niya at nagbabalik loob na siya.
Huwag mong sisirayan ang diskarte ko. Pambirang buhay to. Nagpapanti ba ang katiwala ng tatay mo? Bango ah. Iisa lang naman ang babae dito ah. Malakas ang negosyo natin ngayon. Marami tayong inaaning itlog. Mas malakas kaysa nung bago ka umalis. Eh, diswerte nyo. Siguro man, Eric, eh. Matino ka na kahit konti dahil may asawa ka na. Kung gusto mo, magtrabaho ka ulit rito. O ano, magpapatayo tayo ng isang kamalig. Tay! Ibili pa tayo ng maraming itik. Ayoko magtrabaho dito. Eh, ano pa makain mo sa mga magiging anak mo kung hindi ka magtatrabaho dito, Eric? Akala ko naman, kaya ako umuwi rito, eh, nagbago ng takbo ng utak mo. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho sa bayan. Kahit na ano. Nakakahiya namang umasa sa inyo. Bahala ka sa buhay mo. Tay, paminsan-minsan naman dapat magbago naman ang takbo ng buhay niyo, hindi ba? Okay ka na lang dyan, Tay? Si Eric. Ay, oo nga pala, Eric! Eric! Halika na rito, kumain ka na. Dito ka na sa tabi ni Tatay. Oh, Dennis, maupo ka na rito. Sumabay ka na sa pagkain. Bakit ikaw nagluto ng pagkain? Hindi naman ikaw ang katulong dito, ah. Pwede ba? Huwag mo sirayan ang diskarte ko. Kahapon ka pa nagsusupla daw, ah. Bahala ka na nga dyan. Basta ako, ayokong makipagplastikan sa mga yan. Eric, ano ba? Eric! Sabi ko na nga, ba't ikaw yan, eh? Ba't dito ka nagtatrabaho? Akala ko ba nag-aartista ka? Shhh! Huwag ka maingay. Baka marinig ka ng mga kasamahan ko dito. Nakakahiya naman. Medyo minalas kasi ako sa Maynila eh. Alam mo, kung ako sa'yo, mag-a-apply na lang ako ng hosto sa Japan. Yan bang entertainer? Kaysa naman sa nagtsatsaga ka dito, no? Alam mo, Clara, okay na ako dito eh. Kaysa naman sa magtrabaho sa itikan namin. Alam mo namang may hika ako eh. Oo nga pala, may asawa na ako eh. Asawa? Lumagay ka na pala sa tahimik. Plano ko kasing lumagay na sa tahimik. Ang gulo-gulo ng buong buhay ko. Sally, bakit kailangan pag sumama dito? Tuturuan kita manguha ng suso. Eh, hindi mo na ako kailangan turuan pa. Marunong na ako. Tinuod na kini. Sally, naunsa ka man. Wala nang unsa-unsa. Tinuod na kini. Baka mamaya may makita sa atin. Dennis. Oh, umiinom ka na naman. Leia, ayoko na dito. Bumalik na tayo sa Maynila. Nababato na ako dito eh. Eric, hindi tayo aalis dito hanggat hindi natin nakukuha ang para sa'yo. Ang lagay, ganun na lang? Kahit anong sip-sip ang gawin mo, hindi pa rin ibibigay ni Tatay ang mana ko hanggat hindi siya namamatay. Pwes, gagawa tayo ng paraan. Clara, parang nawawala na ako ng ganang sumiping sa kanya eh. Hindi na ako masaya kapag kasama ko siya. Eh, paano? Nakatikim ka na ng tunay na sandata. Gaganahan ka pa ba sa dila? Clara, hindi lang sex ang hanap ko sa kanya. Mahal ko na siya. Sally, hindi porket nasihan ka sa kama eh. Mahal mo na siya. Ewan ko ba?
Bakit nga ba hindi natin mapaghiwalay ang sex at pag-ibig? Pakiramdam ko ngayon para ako nakalutang. Para akong nakawala. Naging malaya. Hindi ko pa naramdaman to kay Tonyo. Sa bagay, kapag lalaki ang nangangaliwa, hindi man lang nagigilty, nagiging macho pa. Samantalang, kapag tayong mga babae, ang tingin ng mga tao, puta. Ngayon, anong balak mong gawin? Ewan ko nga eh. Gusto ko siyang iwasan. Alam ng Diyos kung paano gusto ko siyang iwasan. Pero hindi ko magawa. Alam mo kung anong problema dyan sa bahay na yan? Para kayong mga itlog. Ang mga itlog para hindi mabasag, inilalagay sa tray. Para hindi magbungguan, hindi magkakiskisan. Kaya lang, ang nangyayari sa inyo, para kayong inilagay sa isang supot. Na kahit anong gawing iwas, nagkakakiskisan, nagkakabungguan. Kaya, tsak, may isang mababasag, may isang bibigay. Clara, nagdesisyon na ako. Iiwan ko na si Tonyo. Gaga! Hindi ka pa natatakot? Pag nagmahal ka, kahit siguro mali, nagiging tama. Pag nagmahal ka, nawawala ang takot. Clara, pinakasalan ko si Tonyo dahil sa tatay ko. Nakikisama ako sa kanya dahil obligasyon ko. Hindi pa ako nagdesisyon ng hindi iniisip ang ibang tao. Ngayon, gusto ko naman magdesisyon para sa sarili ko. Kaya lang, ang pakiusap ko sana, hintayin mo na muna matapos ang birthday ko. Opo. Salamat po. Dennis, anak na ang turing ko sa iyo. Ano ang oras na gusto mong bumalik? Tatanggapin kita. O kung gusto mo naman, dito nakitimira ng ate mo. Total, sabi mo, bida na yun, di ba? Opo, tatanda ko po. Happy birthday, Mantonya. Ay, Kring, salamat. Oh, ba'y kayo nag-ayos yan? Birthday na birthday nyo. Eh, siyempre, kung may birthday, ang papel mo ngayong gabi, lumamon lang. Ah, siya mo pala. Ito yung ticket na pinibili nyo kay Dennis sa makalawang alis. Alauna ng hapon. Napakasipag na bata niya si Dennis. Hindi na ba siya mapipigilan? Ayaw nang papigil eh. At tila talagang hindi na babalik. Malaking pili pag nawala si Dennis sa akin dito. Tay! Happy birthday po ah. Pasensya na po kayo sa regalo ko. Tay, ilang taon na ba kayo? Tanong mo sa buwan. Bang Turing, ilang taon na ba si tatay? Anong palagay siya kayo buwan? Anong tawag mo dyan? Half moon. Kayo talaga, Bang Turing oh. Happy birthday! Dala ko na rin ang alak nyo! Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Oy, siya pa! Happy birthday to you. Sali, marami ka lang ngayon, ma. Tay, busin nyo na to. Ayoko na, nakasobra na ako. Okay ka lang? Agit na ako, honey. Huwag mo silang iiwan, ha? Sige. Sali, tama na yun, ha? Alis na ako. Tay, tutulog na kayo? Bigyan ka na rin.
Oh, sige po. Tay, sandali. Ang turing. Sabay na ako, Tay. Sandali. Goodbye! Wap! Wap, 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 wap. Tay. Oh, kaya napaghahalata kang madaming asawa eh. Bye-bye. Turing. Hindi ka nagtayakit na tayo. Ingat kayo, ha? Uwi na, Turing. Tita Sally, inom pa tayo. Inom pa tayo. Busin mo yan. Busin mo. Busin mo yan. Busin mo yan. Bye! Upo ka dito. Era, upo ka dito. Inom tayo. Busin mo to. Bye! Alam mo, pwede tayong maging magkapatid eh. Kaso lang kasi, bye. Hindi ako mukhang Bisaya eh. Okay, bye. May iba tayong usapan. Kamusta na nga pala yung itikan? Maayo naman, bay. Madamo na mga itlog. Ang galing mo, bay! Ang galing mo! Dagang salamat. Galing yung dalawa. Bay? Ah. Sandali lang pala, may pulutan pa pala ako dun, baka masunog. Pabalikan ko muna. Ah. Balik ka! Oo. Ba't may tinigil? Ang sarap ah. Bastos! Ah! Eric! Dali! Ang tatay! May nangyari! Tay! Tonyo! Tay! May gamot ba to? Tonyo! Sali, dalian mo! Nakukonsensya ka na, ano? Kaya naghuhugas ka ng kasalanan. Tigilan mo nga ako. Bakit hindi mo siya hayaang mamatay? Kayong dalawa lagi magkasama. Hindi ko kayang gawin sa tatay mo yun. Mahal ko siya. Sinungaling! Nakita to ni Leia sa kwarto ko nung dumating kami. Di ba galing ka dun? Maliban na lang kung nagsosot ng gantong panty si Dennis. Pero pabango may naamoy ko dito eh. Alam mo na pala eh, ba't di mo kami sumbong sa tatay mo? Para ano? Hindi naman ako masamang tao, Tita Sally. May gusto lang akong hilingin sa'yo. Pwede ba? Huwag mo ako matawag-tawag na Tita Sally. Dahil kahit kailan, di mo ako tinuring na kapamilya. Okay, alam mo, may atraso lang kasi ako eh. Malaki. 300,000. Eh, hindi naman lahat ng pera ni tatay nasa bangko. Marami sa kwarto niyo. Anong ibig mo sabihin? Gusto mo akong magnakaw para sa'yo? Ihiramin ko lang, ibabalik ko rin. Paano kung hindi mo maibalik? Eh, di palabasin natin ni nakaw. Sino? Ni Dennis! Si Bay! Ano? Di mo ba alam? Aalis na siya bukas ng umaga eh. Kabibigay nga lang ng tiket ni Mang Turing kagabi. Parang ang nililihim sa'yo eh. Akin ang pera. Ihintayin ko. Ba't ang tagal mo? Tama ka. Sige, umalis na kayo. Dennis, ano to? Anong ibig sabihin ng tiket na to? Aalis na ako. Bago tayo tuluyang malulung sa bawat isa.
bago pa masira ang buhay natin pare-pareho. Sa palagay mo ba pag umalis ka, buo pang buhay ko? Mahal kita. Handa akong iwan si Tonyo para sa'yo. At pagkatapos ano? Habang buhay tayong habulin ang kusesya natin dahil nagtaksil ka sa asawa mo at nag-traitor ako sa taong nagmalasakit at nagmahal sa akin. Dennis, alam na ni Eric ang tungkol sa atin. Tinakot niya ako. Isusumbong niya ako kay Tonyo kapag hindi ko kinuha yung pera sa kaha. At ikaw ang pagbibintangan kapag umalis ka. Ito na yung pera, oh. Ba't ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay dito, eh. Akin na nga. Pera ba to? Eh, puro papel to, eh. Asan ang pera dito? Oh, umandar na naman ang kamanghan mo, eh. Sali yan? Eh, puro papel yan, oh. Kinuha ko na lahat ng pera. Umalis na tayo dito. Isabi mo na ako sa Cebu, Dennis. Umalis na tayo dito. Dennis, umalis na tayo dito. Sali! Dennis, sasama na ako sa'yo. Mahal kita, Dennis. Ito, mahal. Dennis, mahal na mahal kita. Sinabi lang, hindi kita mahal. Naintindihan mo ba ako? Pinyeta. Pinyeta. Dennis! Kat! Ang galing ah! May drama pala dito. Para eksena sa pelikula. Mga hindi... Niloko niyo ako eh! Eric! Kataleche-leche buhay ko dahil sa'yo eh! Pinahal kita. Pero pinakasalan mo yung tatay ko! Akala mo kung sino ka malinis. Magangaliwa ka rin pala. Papatol ka sa bukok na to! Bay, walang kasalanan si Sally. Huwag mo akong iba-iba! Inago mo sa akin, tatay ko. Hindi ko siya inago sa'yo. Inilayo mo sarili mo sa kanya. Kung magsalita ka, akala mo ulirang anak ka, no? Iniputan mo tatay ko sa ulo! Kaya ngayon, pareho lang tayo magnanakaw! Nakaw mo ang babae niya. Ako ninakaw ko ang pera niya! Akin na yung pera! Akin na yung pera! Sabi ko na nga ba? Ikaw kumuha ng pera ko! Dahil ako! Ka. Laman mo yan! Sabi yan! Papatay ko sila! Ilang beses mo na ako pinagkalakawan! Bakit ginagawa mo ito sa amin? Dahil bakit ako? Bakit di mo itanong sa abon mo at sa magaling mong asawa kung sino kumuha ng pera mo? Sali, ano nangyayari dito? Anong ibig sabihin? Sali ang kumuha ng pera, Tay! Eric, alam mo! Iniipunta kanila sa ulo! Maniwala ka sa akin, Tay! Eric! Napakasama mong tao! Hanggang ngayon ba hindi pa matanggap ni Sali ang asawa ko na? Pati si Dennis sinisiraan mo sa akin! Sinisiraan mo ang buhay namin dito! Hindi ka naniniwala sa akin! Mas pinaniniwala mo ito, p***ngapon mo! Ako rin ba rin? Papatay ko to! Akin ba rin? Ba't ano mong yan? Naniwala kayo sa akin, Tay! Mga traitor! Akin ba rin? Tonyo! Tara na!
kwit na kwit ang anak! Di ko kailangan ng pera! Lumayas ka! Huwag ka lang babalik dito! Mang Tonyo, patuwarin niyo ako. Aalis na po ako. Sama ako sa'yo. Tonyo, totoo lahat ang sinabi ni Eric. Patawanin mo ako. Mahal ko siya. Dennis! Mahal kita! Dennis! Ang tiwala ko, tinunod mo si itlog. Nilamatan mo! Binasag! Hindi na mabubumuli. Sa habang panahon. Okay, patawarin niyo po kami. Aas! Malabang! Papatalik ka na! Patawarin niyo ako, Mang Tonyo. Pagdasal ka na ba? Alam ko may kasalanan ako. Lalong-lalo na kay Mang Tonyo. Pati na rin sa'yo. Nagsikap ako maging mabuting tao.
Itinuwid ko mga pagkakamali ko. Pero nagkulan ako. Kaya kung papatayin mo ako, patayin mo na ako ngayon. Inagaw mo lahat sa akin. Sinira mo buhay ko. Patayin mo na ako ngayon. Salamat. Sa Maynila, Eric. Iiwan ko sa bangkong pera ni Tonya at iba pang ari-arian. Eric, patawarin mo ko. Pare-pareho lang tayo may kasalanan. Ang salaping to, dokumento. Ang dahilan ng lahat. Gamitin mo to pag nakalaya ka na para makapagsimula kang muli. Wala na akong sisimulan. Kulong man ako habang buhay. Hindi ko na mababayaran ang mga nagawa kong kasalanan. Buti pa si Dennis eh. Bayaran niya naman.